Honorable Abante. So, what is the answer? I asked whether our Madam Vice President will provide a direct answer to your query, and the answer is no. May I know why? Madam Vice President? And her answer is no as well. I don't think that would be the right answer, Ms. The question is, may I know why? And her answer is no. Would that be the right answer to the question why? Madam Vice President, do you wish to comment? Madam Chair, hindi dahil hindi niyo gusto yung mga sagot ko, hindi niyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi niyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin Madam na hindi, Chair, hindi ka sinasagot Madam Chair, ang mga point tanong. Of order. Yes, Honorable. Mali po yata ang sinasabi niya, hindi niyo gusto, hindi yung niyo. Madam Chair, huwag niyong isali dito ang aking mga kasamahan dito. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Yun lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Madam Chair, ganun lang. Oo. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, do you wish to Madam Chair, there's no question. The Honorable Abante is asking for a response. Ano po ang sagot niya? Yan ang huli po niyang sinabi. I request that the question be repeated. Honorable Abante, kindly repeat your question, included in your time. To please repeat your last question. Ito po, ang tanong ko kanina, meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President na meron pong karapatan ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list na iscrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya, hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya ng gobyerno? Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niyang sumagot. Ang sagot niya, ayaw niyang sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ang sagot niya, no. Aba, Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Madam Vice President. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Madam Chair. It's up to you. You are the presiding officer. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa constitution yun. Tulad po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa konstitusyon. Ganon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa konstitusyon. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Madam Vice President. Madam Chair, umikot na po tayo, bumalik na tayo sa simula, natapos na yon, nasagot na. Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Madam Chair, palagay ko, hindi pa siya sumagot sapagkat inuudit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabing confidential fund. Sinabi ko budget.
medyo mahina yata ang tingin ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Nahiniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ngayon, ayaw niya sagutin ng yes or no. Sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga kulig. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. Salamat. Next to interpolate is Honorable Richard Gomez, who is not around. So we move to the Honorable Rixie Cardama. Thank you, Madam Chair. Good evening po, VP Sara. Although kami po ay mga kinatawan ng taong bayan na nakakakuha ng libon-libong boto ng Pilipino, kayo po ang most voted national official sa kasaysayan ng bansang ito. Kinakatawan po ninyo ang kagustuhan ng pinakamaraming milyon-milyon Pilipino. At bilang isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines Reserve Force, ano pong masasabi nyo sa mga kaalyado ng NPA na nakapasok sa gobyerno at ginagamit ng pondo ng gobyerno para tumulong sa pagpatay sa ating mga pulis at sundalo at i-recruit ang mga kabataan Pilipino? Madam Vice President. Representative Cardama, I thank you for your question, but I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Maraming salamat po, Vice President, sa inyong paglaban sa leftist groups at sa NPA na pumapatay sa ating mga pulis at sundalo na nang bibiktima sa sambayang Pilipino. Yun na po. Maraming salamat po, ma'am. Next to interpolate is the Honorable Mitch Cayenui. Thank you so much, Madam Chair, and good evening to our Vice President. Actually, this representation will not interpolate since the responses of the Vice President has been the same. However, I just want to make a manifestation that if possible, if we may request that all the responses and yung mga ano po will not parang out of emotions. Yun lang po, kasi when I cut here, medyo may mga ano na po eh, may mga nag-iinit na yung mga discussions and everything. So, ang hinihiling ko lamang po sana talaga is kasi may ahensya pa na nag-aantay na alam nating importante rin ang Office of the Ombudsman. Kaya po sana, yung kanina, kaya po ako ay nagpa-register dahil gusto ko lamang po sana na magbase tayo doon sa talagang mandato para sa atin. Ako po, nung nasa isang ahensya, tinitingnan ko po na ang pagtawag ng Kongreso para po umaten ng isang budget hearing, ito po ay ang pinakamataas na form na at ito na rin po ang pinakamataas na call ng Kongreso para po sa sabi nga po, pag-scrutinize. Siguro po, alam nating lahat na
ito na po yung pinaka-importante at role ng bawat in-elect para dito po. Kaya nga po ang Kongreso ay ang may power of the purse dahil nga po ito po yung mandato na binigay po sa atin. However, kung tayo po ay mag-